So yun, check, what's up sa inyo? Ito na, magkakaroon na ng biyahe dito sa channel ko. Bali, apat kaming naka-motor, tapos ang mga kasama ko pala, pinsan ko, tapos mga tita ko, yung mga tita ko nakasasakyan. Tapos apat lang kami naka-motor, isang Duke 390, tsaka dalawang Neo MXi, tsaka isang Sniper 150. Bali, tatlong pinsan ko yung kasama ko. Pupunta lang kami BRT, malapit lang naman, pero wala, kailan ba ako huling nakapunta doon? 2000, ano? 1 year ago? 2 years ago? Siguro ang gagawin ko, ano, tawag dito, uubusin ko to, itong battery na to, tapos doon ako sa may arko ng DRT ulit mag-video, kasi puro traffic lang din naman makikita nyo eh. Tsaka mga biyahe lang naman doon, simula sa amin, simula sa Bukawi hanggang doon, mga ano lang siguro isang oras kalahati pag walang masyadong traffic. Pero pagka puro traffic, alam na, grado, tatagal tayo. Bali, nandito na tayo sa may Santa Maria PTT. Kaya lagi matik naman yan, lagi nagtatraffic dito. Ang mahirap dito. Alos tatlo ata kaming hindi nakarehistro, tapos walang lisensya. Tsaka malalaan kung anong gagawin. Eh, si Buboy, gamit yung MXi ni Airpat. Ito si Insan Abet, yung naka-Duke 390. Nandun sila sa likod eh. Ano lang siya, shorts tsaka t-shirt gaming. Malapit lang na mga sini yung DRT dito sa amin, pero wala eh, hindi dapat magmumotor yan. Isa, ano, nakasakay lang sa sasakyan, puno na. Isang sasakyan lang kasi yung nandun, yung isa namin, yung mga isa namin kasama. Minsan Abet, ayun, naka-Duke 390 siya. Bali, galing Australia yan. Ngayon lang din nakakapag-motor-motor. Gamit ang kanyang Duke 390. Tsaka okay pa kasi kahapon, pinaayos ko kay Momon yung panggilid. Ang timbang kasi ng bola nasa 60, 63. Pinababa ko ng, binaba niya ng ano, ng 350. Eh, 350, putang ng bola yun. 53 pala. At yun, tingin ko ngayon palang medyo ano na, parang sakto na sa akin, sakto na sa timbang ko yung bolang ginawa. Tapos may problema kami kasi yung bell ayaw matanggal. Traffic na naman. Testing natin ng konti kung goods ba yung bolang ng ano, sinet up ni Vincent Francis. Mali pa ata yung nalagay kong battery, oh. Hindi pa ata yung mabilis maloba to, kasi nung ko gagamitin yun eh, pambablog ko dun eh. Bali, intro lang naman to, itong ginawa kong video na to. Bali, siguro sa yung susunod na clip, nandun na kami sa may ano, sa may tawag dito, sa may arko ng DRT. Sana nga lang walang checkpoint, kasi kahapon nagtanong ako ng magkano parehistro. Paso na kasi ito ng 2 months ata, 2 months, 2,000, ang mahal. Ano na muna, sa pagsahod ko na lang. Pero may lisensya naman ako. Tsaka malalaan, tsaka biglaan din kasi yung aya ni Insan Abet dyan sa DRT. Malapit na rin kasi sila umuwi. Kaya laban na to. Tsaka malapit lang naman dito sa amin eh. Ito tayo makakahabol dyan. Parang
bago yung aakitan ah. Ay, ayos ah. Bitin ah. So, ayun, goods naman yung tono ni Momon na 53 grams. Ay, si Insan ah. Insan! Ha? Ha? Let's go! At malalaman pa natin to pag dun sa paangat ng DRT kasi mas madaming paahon dun eh. Pag goods dun, hindi ko nababaguhin yung bola, ganun na lang. Pero ang gagawin namin yung bell, ayusin namin yan. Nandito lang kami kay Lamakmak eh, sunduin namin. So ayun, siguro baka sa DRT na lang tayo magkita-kita sa arko ng DRT. Medyo baka kulangin ako ng battery. Let's go. Ito ng kalsada. Magandang kalsada. Ngayon pa lang yun. All goods na eh. Yung mga stretch ba dito? Alam ko wala eh. Mayroon dito. Maganda ng daan. Tapos pagkain na nun, bigla may checkpoint. Ah! Ah! Dito na pala tayo. Puning Cave nga pala. Pati lining nito panigurado break in. Uy. Riding on book 390. Wow, wow. Whoa! A school bus. There's a school bus. Ay, simbahan. Ay, kala ko simbahan, di pala. Parang ano siya? Semi-marilake. Yahan. Hey, mo papasalita. Hindi ko alam eh. Saan ba tayo dito? Nandun ba? Ganda, ganda ng kalsada diyan, no. Ganda ng kalsada. Sana all. Oh, tako, takoyaki ramen. Caribbean. Madadaanan pala. O, oh, di na mag-helmet to si Abet. Ano? Ano ba na to eh? Dala yung outpost ng militar eh. Hindi ko alam kung sa'yo. Ay, yung stick o! Let's go! Fresh air. Ang fresh naman ang air dito. Uy. Surprise ah. Pang, yun lang pangit ang daan dito. Pero goods naman. O kaya sa ibang araw checkpoint ng ano. Ooh. Oh. So yun, let's go. Bali, malapit na daw dito yon. Pero alam ko, napunta kami dati dito nakabike. Ooh, ah, inayos na pala ko sa... Oh, sheesh.
Ang ganda, paraiso. Oh shit. Mahamog-hamog na. Dati yung mga speckles dito, dito marami na aksidente na nakabike. Ayun o pagkag back pa rin motor ha. Undulas yan. Namamaril ha. Kadlang may malapit na ganito sa amin. Naupo lagi yung nakatambay dito. Ha? Ano? Ito yung susi. Nino? Yung motor ba? Ah, yung motor ni Francis. Naglag tong GoPro, babay. Ay no, dito, dito kami nag-picture nun eh. Oh, pwede na! Pwede na! Sakto, sakto malulobat na tong GoPro. Puro cellphone na lang gagawin kong pang-vlog. Pero siguro pa montage-montage lang. Kasi gusto ko dito mag-relaxing. Sayang. Ay, shoutout sa girlfriend ko. Sayang, hindi ka nakasama. Pero sabi ko sa'yo, sumahan ko eh. Ha? Ano? Oo, lamig ng tubig. Ewan ko kung nasaan. So ayan, check. Tamang voice over lang tayo kasi masyadong rinig sa iPhone yung ano eh, yung mga pagaspas ng tubig. Tsaka ano, tawag dito, huni ng mga kuliglig. Bali, papunta na kami niyan sa may ano, Puning Cave, yung mismong cave na pinupuntahan diyan. Hindi namin alam kung pwede kasi wala kaming tour guide. At yan, tamang lakad na kami doon kasi nag-aya yung mga bata. Tsaka yun naman talaga dapat yung pupuntahan dyan eh. Bali, sa DRT yan, yung Puning Cave kung tawagin. I-search nyo lang sa Facebook kung gusto nyong puntahan. So yan, kung makikita nyo, ang likod ko humawak ng cellphone. Kasi nga, cellphone na lang yung pinang video ko kasi lobot na yung GoPro. Ang dulas nung bato, eh nakahabahamas lang naman ako. Eh sila Francis, naka ano yung mga pinsan ko, naka ano, tawag dito, naka sandals. Ito, abot lang yung bundok na rato. Oo, laki yung bundok ko. Kumatalon dati saan eh, ni. Sa burak. Yun naman, ang ganda ng tubig! Ayun nga, sabi ko ang ganda ng tubig. Pero, ewan ko. Sa, dito sa video, parang hindi. Pero pag sa personal, pag napunta kayo dyan, maganda yung tubig. Medyo malapit lang yung cave dun sa cottage namin. Pero kung patag siguro, pero may mga paahon eh. Tsaka madulas yung putek, tsaka yung mga bato. Eno, tamang kaway kayo dyan. Bahala kayo magsalita. Binu-voice over ko lang to. Bali, napunta na kami dito dati. Ganun pa rin yung itsura niya. Walang nagbago. Maganda pa din. At lumines kasi bawal na magdala ng pagkain tsaka mga inumin dyan. Doon na lang sa mga cottage pwede. At yan, nagtuturoan sila kung sino nauuna. Mauunang bababa kasi nga mga nakachineles lang kami. Ayun, nag-no-no hands po. Kasi nakasandals. Lugi kami dyan eh. At eto na, nasa entrance na kami nung kuweba. Ayan, nagtuturoan na sila kung sino ang mauunang papasok. Kasi nga, wala kaming tour guide. Pero, dyan lang kami sa bungad.
kasi yung susunod na parte niyan malalim na daw. Tsaka tawag dito, wala kaming tour guide, hindi kami makapasok, tsaka yung flashlight namin ni isa lang. Tsaka baka delikado din eh. Hindi nga namin alam kung tama yung ginawa namin na yan eh. Then, tamang tingin lang kami ng rock formation dyan. At mabisa sa loob, hindi amoy ihi ng panike dahil nga bihira na lang din mapuntahan siguro. At yan, tamang takutan sa loob. Pero ayun, no, nung iniilawan ni Francis yung mga bato, makita mo na yung mga rock formation. Ayan, lumabas na lang kami kasi nga hindi naman kami makatuloy dun sa loob eh, kasi nga parang delikado eh. Sa ano na lang kami tumambay dyan sa may labas nung ano, entrance nung kuweba. Kasi nga ano, goods na goods yung pwesto. Tamang ano, bagay na bagay pang chill. Ayun, no, tamang bangka si Ian St. Francis. Ayun, no, tamang kwentuhan na lang dyan kasi nga hindi naman kami makapasok sa loob. Maya maya lang babalik na kami dun sa cottage. Dun na lang kami mag-chill. And yes sir, shoutout kay Miguel, shoutout kay Kyla. Let's go. Ayan, pabalik na kami nyan. At meron palang 100. Ayan, yung may hagdana na ganyan. Pero sa dulo nyan, puro putik din. Kaya doon na lang kami dumaan sa mga bato. Ayan, tamang chill na lang kami nyan eh. Let's go. Lamig ng tubig eh. At yan, nagka-aberya ng konti. Ayaw mag-start nung KTM. Natanggal kasi yung ano niya, yung positive gatuna. Buti na lang na ano, na resolbahan na ni ano, ni Boss Mac Mac. Ayan, shoutout kay Mac Mac. Ayan, at napa-under na. So yan, dito ko natataposin tong vlog na to. At hindi naman ako nakapag-vlog pa uwi kasi nga yung mga battery ng GoPro ko ay sira na. Ilan na lang ata yung buo doon. Dadalawa na lang ata. Hindi na kasi tumatagal pagka ano, bigla na lang namamatay kasi nga lobo na rin yung ibang battery. So ayun, maraming salamat sa panonood. Pa-like, comment, share, and subscribe. Yun, i-subscribe nyo ako dito sa YouTube channel ko. Tsaka sa pa-follow, pa-like and follow sa Facebook page ko. So yun, peace! I'm out!